yan na yun. G-mik. Tama? Tama ba? G-mik. G-mik, tingnan natin. Ah, 1992. Tuloy-tuloy, 1992 to 2002. Ito ay si Stefano. Saka si Miko Samson, na magaling na lawyer na ngayon. Dream come true yung show na yan for me kasi yan yung time na lagi kong pinapanood sila rin ko yan sa G-mik. Nung time na yon, tapos after nun, kasi ang mag-graduate na si Rico and Judy at that time, na parang syempre elevate naman sila ng career, so kami yung pumalit. Pero ito yung show na, bukod tanging show ko na na-experience ko, nung nagpa-pilot kami, tinaningan na kami ng dalawang buwan. Oh, you have 2 months, pag hindi tayo nag-rate, we have to end the show. Pero awa ng Diyos, kinagat talaga yung show na yan, kaya tumagal siya ng 3 years. Ano ba ikakalungkot mo ha? Ikaw may tatanong ako sa'yo, bumagsak ka ba? Hindi. O yun naman pala, ba't ka malulungkot? Uuwi talaga nito. Ang saya lang kasi parang hindi mo nararamdaman na nagtatrabaho ka kasi andyan yung mga kaibigan mo. Ayan din yung isang show na iniyakan ko nung natapos. Kasi parang ang sakit, parang bakit kailangan tapusan ng isang programa. Ito sa barkadahan show talaga, on and off camera. And nag-reflect naman yun. I'm sure na happy man nanonood sa atin ngayon kasi syempre ang lakas maka-throwback nung usapan na may Stefano Mori. Baka nga meron na hindi nakaka-relate dito sa show na to. Hindi, kasi sa Jeepney maraming nakaka- Yeah, but you know what? Jeepney TV, isa sa mga favorite ko kasi pag minsan na... Di ba ang sarap nga mag-throwback? So, ang sarap balikan yung mga dati. Ako. Yes, totoo. Totoo naman. Susunod na picture, tingnan natin. Yun. Ayan na, ito na nga. JCS band. Ayan na yung... Yan yung mga times na sikat ang mga Hansons, Muffets. Sila yung naging inspirasyon namin. Proud kami na kami yung gumagawa ng music namin that time. Drums ko, gitara ni Carlo. As in talagang kami, wala kami yung parang dinaya lang na iba yung nag-recording for us. So, the whole journey ng JCS talagang grabe, grabe tong group na to. Alam mo yung wala pa kasing social media nung time na yon. So, ang sela nung feeling na nag-show kami sa... isang mall sa Iloilo. As in, sobrang puno na meron nagpa-fly in na from Bacolod, Cebu, to go sa Iloilo and just to see us play. And parang Hansons talaga. And then pag aalis kami, grabe yung ang hirap makaalis sa venue kasi sobrang dinudumog. Dami tao. Sobrang dinudumog. And sakay kami sa van, nakasunod yung mga motor, may mga placards. Pagdating mo ng hotel mo, ang dami pa rin tao doon, nalalaman nila kung saan ka. And maybe because yun yung magic ng walang social media. Totoo. Na yung mga tao, is really, talagang nung time na yun, sabik na sabik silang makita ka in person. Kasi wala naman silang alam sa buhay namin that time. May nakausap ako, si Tita Chris from Star Magic. Parang nung time daw na JCS, hindi niya malilimutan, yun talaga yung van na sinasakyan daw ninyo ay talagang halos brand new yung van, pero paglagpas nyo, hindi na siya brand new. Kasi talagang UP-UP na daw talaga. Oh, totoo so, second yan. New totoo na yan. Siya. Second new. Na nagalit yung may-ari ng van kasi hindi naman niya in-expect na ganun. Noong una, saya pa niya, uy, pa-picture kami, tapos yung ginaganon pa yung picture. Ano problema po? Pero natapos yung pagdating namin sa hotel, natapos galit na galit-ingit ng ulo niya. Sirang-sira na yung van niya. Totoo. Tsaka kailangan mo mababasag yung salamin kasi talaga pag gumanon yung mga tao. And sobrang happy ako na na-experience ko siya. And yun din naman yung motivation namin ng tatlong yun na to give our best. Props to my parents pa rin that they kept me grounded. Laging tinatak sa isip ko na, and listening to older and veteran actors na like sila Tito Aga, sila Kuya Roderick na laging sinasabi na, basta tandaan mo, ang artista, hindi yan pasikatan. Totoo. Ngayon sikat ka, but the hardest part is yung longevity, yung paano ka tatagal. Yun ang kailangan mong trabahuhin. And unti-unti, and yun ako naman eh, more than those, I'm just so happy na I'm still here. Totoo, after 26 years. So, I mean, yun pa rin yung parang greatest achievement ko.